Kamusta na? Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na tayo magluluto tayo ng beef ribs, sinigang o sinigang na tadyang ng baka. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Ito yung beef ribs o yung tinatawag natin na tadyang ng baka. Kagamit din tayo dito ng kangkong, talong, ng kamatis, ng siling pangsigang o yung long green pepper, ng okra, labanos, sitaw, sibuyas, at ng ating nor sinigang sa sampalok mix. At ang gamit natin ay yung original. Ito yung 40 gram pack. At bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin ng tubig, ng patis, at ng ground black pepper. Umpisa na natin. Gagamit tayo dito ng pressure cooker para mapalambot itong baka. So naglagay na tayo dito ng tubig sa isang pressure cooker at isa-isa nating ilalagay dito yung beef ribs o yung tadyang. So ang gagawin ko dito, papalambutin ko lang sa pressure cooker itong beef ribs at pagkatapos, ililipat natin ito sa mas malaking lutuan nang sa ganun ay magkasya yung gulay at yung ibang mga ingredient natin. Pagkatapos ay isisilang natin itong ating pressure cooker. At ituturn on na natin yung heat dito. Hihintayin lang natin na mag-pressurize itong ating pressure cooker. At pagkatapos ay ipipressure cook lang natin ito ng 25 to 30 minutes. Ito yung sinasabi ko na nag-pressurize na yung pressure cooker kapag sumasayo na yung pressure regulator nito. Dito pa lang tayo mag-uumpisang magbilang. Makaraan ng 25 to 30 minutes. Ready na itong ating beef ribs. Napakalambot na to. At natanggal ko na rin yung pressure dito sa ating pressure cooker. Kaya pwede na natin itong buksan. At marami rin sa inyo nagtatanong, no? Paano daw matanggal kagad yung pressure dito sa pressure cooker pagkatapos pa lang maluto? Simple lang ang ginagawa ko. Dinadala ko lang itong pressure cooker dun sa lababo. Pagkatapos bubuksan ko lang yung gripo at papabayaan ko lang na mag-flow yung tubig dito hanggang sa mawala na yung pressure. Ganun lang kasimple. Ngayon naman, ililipat ko lang ito sa mas malaking lalagyan. At ang kagandahan dito, since nakikita natin na lumulutang na yung mga taba ng baka dito pa lang, ano, pwede na natin itong tanggalin bago natin ilipat dun sa mas malaking lalagyan natin. So ito na yung ating beef ribs. Tinanggal ko lang dun sa pressure cooker. Ilalagay ko lang dito yung kamatis pati yung sibuyas. Mapapansin niyo na napakalambot na nito. At umurong na rin yung laman kaya nakikita nyo na ngayon yung ribs. Ito yung ating kamatis. Pati yung sibuyas. At ngayon ibabalik natin yung pinagpakuluan natin dito na tubig. So pinilit ko nang tanggalin yung mga oil o yung mantika na lumulutang dito kanina, no, best effort. Pero hindi natin maiwasan na may matira pa rin. So mamaya tatanggalin natin kung may natira pa. Pagkatapos ay ito turn on lang natin itong ating lutuan at papabayaan lang natin itong kumulo. So ang gagawin ko dito, dadagdagan ko pa ng konting tubig. At ngayon nag-umpisa ng kumulo, hahaluin ko lang. At pwede na nating ilagay dito itong ating nor sinigang sa sampalok mix. Gumagamit ako nito dahil lagi nitong binibigay yung gusto kong asim sa sinigang. Lalong-lalo na dito sa ating sinigang na baka. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay ilagay na natin itong ating labanos or daikon radish. Lulutuin lang natin ito ng mga 3 hanggang 5 minuto. Tatakpan lang muna natin itong ating lutuan. Ngayon naman, ilagay na natin ibang mga gulay pa. Ilagay na natin dito yung ating siling pangsigang. Pati na rin yung talong.
isasama ko na rin dito itong okra, pati na rin yung sitaw. Ayan, halos lahat ng gulay pinagsama-sama na natin. Yung kangkong na lang yung kulang. Maya-maya ilalagay na natin yon. At guys, speaking of kangkong, pwede nating unahin yung stock nito. Yung dahon isusunod natin mamaya. So tatakpan lang natin itong ating lutuan at papabayaan lang nating maluto itong mga gulay ng 5 minuto. Ngayon naman, titimplahan na natin ito. Lalagyan lang natin ng ground black pepper at ng patis. Ito na yung ating ground black pepper. At lalagyan din natin ng patis. Pagkatapos ay haluin muna natin ito. At ngayon, pwede na natin ilagay dito yung dahon ng kangkong. Pagsasama-samayin na natin dito yung dahon ng kangkong. At ang ginagawa ko dito, dating gawi. Tatakpan lang natin ito. Papatay na natin yung apoy. At papabayaan lang natin yung residual heat o yung natirang apoy dito sa loob ng lutuan ang magluto sa kangkong. At pagkatapos nito, ililipat lang natin itong ating sinigang sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ready na tong ating beef rib sinigang o yung sinigang na tadyang ng baka. Oras na para tikman natin ito. Tara, tikman na natin ito. Medyo mainit pa, kaya dito ko na lang hawakan sa taas ng bowl. Sigurado ko pag hinawakan ko ito sa ilalim, paso ako. Sabaw muna. Mmm! Ang sarap ng asim. Ito yung eksaktong asim na gusto ko. Ah, sarap. At napakalasa pa ng baka. Pinaghalo na yung lasa ng baka pati yung asim nitong sabaw. Talagang panalong panalo. Mmm! Ngayon, yung baka naman tikman natin. At sigurado akong napakalambot na nito. Hinawakan ko na talaga sa buto, no, kahit mainit pa. Mmm! Napakalambot. Grabe sa lambot. Kaya ako ganito yung pagkakahawa kasi kapag binaliktad ko, mauhulog na yung laman dun sa buto. At least yung buto nakasupport sa ilalim. Mmm! Wow, grabe. Panalong panalo talaga. Paano? Hindi na ako makatiis. Gusto ko nung ubusin ito. Maraming salamat sa pag-nood ng video. At kung nagustuhan nyo, sana pakilike lang. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iimbitahan ko uli kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-inform ka agad kayo ng YouTube kapag may bago tayong video na in-upload. Magkita-kita uli tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!